mga idol, nagbabalik si Idol JC. Ano, malungkot ba tayo ngayon mga idol? Pulang-pula market kanina, isa na to si Tech Talk. Binigo tayo, no? Kaya binalikan ko yung wisdom dun sa The Art of War ni Mr. Sun Tzu. Sabi niya dun, sometimes you need to lose small battles in order to win the war. Aho! Aho! Alright, mga idol, no? Bibilisan na natin. Napahaba yung intro ko. Eto mga idol, si Sir Tech kanina. Bigo ako, nagkamali ako dito, mga idol. Yung sinasabi kong babasagin ay EMA 200 this week. Although hindi pa tapos, meron pang bukas, no? Ang sama ng galaw niya kanina, binasag tong yellow line sa daily, no? Pinasok dun sa blue and yellow. So, marami nang nag-cut dito. Yung mga bumili, sumabay sa 7.40. Actually, intraday, binasag yung EMA 200, pero hindi ako convinced kasi hindi niya binasag yung 7.5. Eh. Kaya, winipso agad eh. Tapos, 3 consecutive candles na red na tayo, no? So, anyway, ang pangit niyan. Feeling ko, marami na rin nag-cut dito. Yung may mga rules na 5 to 8%, no? Na nagka-cut. Marami na rin na shake out dito. Pero, ang ganda ng bounce sa 6.40, no? Sa daily, kung titignan mo to, ang pangit, no? Pero, if you look at the bigger picture, eto mga idol, papakita ko sa inyo. Okay pa din yung red candle na yan. Although pinasok, magkakaalaman tayo bukas, no? Pero sa weekly, etong blue line and yellow line, steady pa rin yan. Kumbaga, hindi pa rin tinatagos, di ba? Sa weekly. So, and kung titignan mo tong drawing ko na yan, etong klaseng triangle na to, medyo hindi pa ganun ka-convincing na pinasok niya sa loob, no? Medyo nakalabas pa rin tayo dyan. So, tingin ko crucial talaga yung tomorrow kasi this week yung candle na to, eh, no? Weekly yung candle. And then, if you look at the bigger picture, eto, nandyan tayo mga idol, di ba? So, yung margin of safety, medyo maganda pa rin. And ako kasi meron akong long-term investment dito sa tech, pero may nilalaro din, no? So, nung nauntog to kay EMA 200, yung pang short trade ko dito, kinat ko na. Pero yung long term, still hawak ko pa yan. And kung naniniwala kayo mga idol no, sa Internet of Things, that's why I like technology, anything related with technology, 5G, Wi-Fi, provider ng internet, and semiconductors. So, isa to sa mga provider ng semiconductors is SirTech. Kaya ako siya gustong-gusto. Kasi in the next few years, magkakaroon tayo ng maraming automation, Internet of Things. So, in the long run, yun yung nakikita ko sa kanya. That's why ito, small battles lang to for me. Yung war, nandito yung war natin. Yan, ito, goal natin dito. Drawing natin, ha. Yan. Yan, okay. Nakita niyo yung gumagalaw na yellow. Yan, okay. And then, 3 minutes na pala tayo, no? Etong si PHA, dadaanan ko lang. Nilagyan ko na ng flag, no? Sa previous vlog ko dito, sinabi ko, di ba, nasakyan ko to 0.65 to 0.76, binenta ko. After nun, hindi na ako comfortable kasi masyadong, kumbaga, parabolic yung ginagawa niya. So, sinabi ko, mas okay to kung magko-correct muna 0.60, 0.70, tsaka siya mag-consolidate dito, yan, sa gitna. No? Gumawa siya ng parang flag dito, do? Tsaka siya mag-decide kung babagsak niya ba, rakyat. No? Kasi tingin ko, may story to eh. Related din kay technology payment solutions si SquidPay. So for me okay din to na i-monitor, no? So actually maraming pwedeng monitor pero isa to sa mga pwedeng monitor. And last but not the least, dito. Okay, ito si dito, no? Nakabuo tayo ng flag, ibang klase yung flag to, mga idol, 'di ba? So itong triangle na 'yan, 'di ba? Diyan siya nagdi-dribble-dribble eh, oh. So pwede siyang gumalaw diyan. Pero ito, kaya ako drinawingan ng line dito sa taas saka line dito sa baba. Ito yung mga binabounce agad, di ba? No, nag-8, huwag ka muna mag-8. Mag-steady ka muna sa 6. Yan, binagsak. Nung binagsak naman 4.80, huwag ka muna dyan. Umakyat ka, doon ka mag-dribble. O, dito sila nag-decide mag-dribble, no? So, for me, huwag nyo munang pakialaman to si dito. Tahimik na lang muna tayo, no? Saka ako na nga iba-vlog tong dito. Last na to. Baka next year na. Tapos eto mga idol, umahaba na yung vlog natin ha. Eto, papakita ko lang sa inyo to ha. Yung mga familiar dyan sa
Cup and handle, a la Mark Minervini, or cup without handle. So, parang ginagawa ni dito yon, ito mga idol, yan. Cup without handle. Kung magkakaroon man ng handle, okay lang, ibaba mo dyan, di ba? Pero baka ayaw ni market eh, di ba? Sila na magdi-decide yan. So, pwede rin siyang umangat na. I mean, nagbubuo siya ng cup without handle. And for my last note lang, meron tayong blind item, no? Kung nanonood kayo ng Market Edge ni Mimi, di ba? Nagpapa-blind item siya doon. Meron akong blind item, mga idol. Merong isang basura stock, no? Or small cap, very small cap, less than 1 billion yung market cap, na nag-form ng cup without handle, no? Up siya for the past 2 days. Around 9% yesterday, and then today, up siya ng 5%. Alam nyo ba yun, mga idol? I-comment nyo nga dito, mga idol, para naman may mag-comment sa video ko kung alam nyo yung sinasabi kong nag-form na yon. At ang volume niya, nasa 5-6 million lang for the past 2 days. So, yun lang, mga idol. Steady lang tayo kay dito. Lalong-lalo na tong si PHA natin. Tandaan nyo to, ha? Yung sinabi ni Sun Tzu, sometimes you need to lose the battles in order to win the war. Alright, yun lang, mga idol. Thank you. And have a nice day.